Yes po, magandang araw and welcome muli sa ating video today. Araw po ng Webes, July 6, 2023. And tingnan nyo naman po kung gano'ng katindi yung init ngayon. Again, nasa month of July na po tayo. Pero grabe, no? Parang summer ulit dahil sa sobrang init. Talagang clear sky. So ngayong umaga po, no? Nakasakay tayo dito sa Pasig River Ferry. And dadaanan natin ulit, no? And ipapakita sa inyo yung latest update dahil medyo malapit na ngang matapos itong River Footbridge po dito sa may punta Santa Ana. So far, parang ito yung magiging first River Footbridge. So, crossing Pasig River po yan, no? On both sides dito sa may bandang Santa Ana. So, ayan po, no? Natatanong na natin. Yan po yung kulay asul na, again, this one po is dedicated lang para sa ating mga pedestrian. So, wala pong makakadaan dito ng mga sasakyan since medyo maliit lang din nga po ito. Ayan, sa ngayon kasi yung mga kababayan natin dito sa may parteng Santa Ana, sumasakay po sila dito, no, sa bangka patawid sa kabilang side or papunta dito sa kabilang side. And sa ngayon, ayan na. So supposedly, yung pinakaunang River Footbridge ay doon yung ginagawa sa may parteng Quiapo, no? Pero again, for some reason, medyo nadidelay at hindi pa rin po umuusad din yung project doon na mamaya ipapakita rin natin kung ano na ba yung latest status doon. So sa ngayon, no, meron ng mga iilang letra na nakakabit dito sa River Footbridge. So meron ng tatlong letra, no, parang ABA, pero based dito sa mga iba pang letra na nakalagay, mukhang ang magiging pangalan nitong tulay ay Abante Bridge, something like that, no? Again, di natin sigurado, pero yun yung based sa mga letra na nakalagay po dito sa footbridge, no? Ayan, no? Abante Bridge. So, yan yung pinaka-itsura niya. Hindi ko sure kung lalagyan pa ito ng pinaka-bubong kasi parang possible na pag umulan is tatagos din sa loob yung bagsak ng ulan, no? Pero siguro kapag natapos na mismo yung actual na River Footbridge na to, puntahan natin, napasyalan natin soon. Sa ngayon kasi is again under construction pa rin siya, pero yun nga, malapit na pong matapos and malapit na rin mapakinabangan ng mga kababayan natin, especially dito sa mga taga Santa Ana sa Maynila, dahil ayun nga, no, ang mode, pinaka-mode of transportation nila para makatawid is through pagsakay dito sa bangka, patawid sa kabila or pabalik dito po sa may kabilang side. Bale, ito naman po yung sa may kabilang side. And kung curious po kayo kung saan ito makikita or saan banda located itong River Footbridge, katabing-katabi lang po ito ng Santa Ana Station ng Pasig River Ferry. So yun lang po, no, yung sa may left side yung station ng Pasig River Ferry. So basically, ganyan yung pinaka-itsura niya. Ayan yung pinakadadaanan ng mga pedestrian paakyat dito po sa River Footbridge. Thank you.
Marahil po minsan nagtataka kayo lalo kapag tag-ulan, no? Dumadami yung kalat. So ito po yung parte ng ilog Pasig natin na kumokonekta na siya doon sa isa pang ilog, yung San Juan River, na isa sa mga tributaries natin dito sa Pasig River, no? So dalawa yan, hindi lang San Juan River, pati po yung Buhangin Creek. So kapag tag-ulan or madalas yung pag-ulan and mabilis yung agos ng tubig, may mga pagkakataon na umaapaw yung trash trap nila doon sa may San Juan River and Buhangin Creek, and dito talaga yung bagsak, no, labas ng mga basura. And kapag hindi nakuha, diretso po yan sa Manila Bay. And also right now, no, unti-unti na rin natin nakikita yung presence ng mga water hyacinth dahil alam nyo na, papalapit na tayo sa season. And yun, wag po kayo magtaka kung sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo or buwan, eh sobrang dami ng mga water hyacinth sa ating ilog Pasig. So, andito na po tayo sa may bandang Quiapo. Yan pong nakikita nyo sa ating video, ang supposedly first river footbridge connecting Quiapo to Ermita, no? Pero yun nga, naantala yung construction. Kung hindi ako nagkakamali, parang 2020 or 2021 po yan nag-start. Pero fast forward 2023, so far ganyan pa lang po yung development niya dahil nga naantala yung project. Pero don't worry, dahil yun nga, nagbalik construction na sila ulit dito, and hopefully ay makita natin na yung outcome nitong project, dahil based dun sa pinaka layout is maganda po, no, yung kakalabasan niyan. So abangan natin yan soon. So patawid na tayo dito sa MacArthur Bridge, and tingnan nyo, no, pati itong MacArthur Bridge, hindi lang yung Jones Bridge, talagang binabahayan at tinitirahan, no, yung ilalim ng tulay. Meron akong napanood na isang video sa TikTok, no? Isang foreigner na nagvi-video crossing dito sa may MacArthur Bridge, and muntik na siyang mahablutan, pero sobrang tapang ng foreigner, hinabol niya yung snatcher. Alam niyo kung saan tumakbo? Diyan po sa ilalim ng tulay. So kaya sa mga kababayan natin, no, medyo ingat, lalo na sa ating mga personal belongings, lalo pag naglalakad-lakad tayo dito, no, somewhere in Metro Manila. So andito na tayo sa may bandang Eskolta. Ayan yung Plaza Yuchenko. Ayan yung mga matataas na building dito sa Eskolta. Sobrang ganda, no? Kaso nga lang medyo eyesore talaga yung mga kable ng kuryente. And in few minutes ay dadaong na tayo dito sa Eskolta Station ng Pasig River Ferry.